So what's up planet, welcome to my channel, welcome to my vlog. Ngayong araw nandito ako sa Gugate Quarry. Kahit na umulan kahapon, kahit maputik, umakyat pa rin ako rito dahil ito yung napili kong spot para babalita sa inyo yung bagong update sa pagbabike ko, Buhay Trail. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, meron lang akong bad news at good news. Unahin natin yung bad news. So, nakikita niyo naman dyan yung ginagamit ng bike, yung Brasco Machete. Kinalulungkot kong sabihin na kailangan niya na munang magpahinga for the meantime, dahil mag-try tayo ng kumbaga parang upgrade or level up, parang ganun. Sa mga katulad kong mahilig sa trail, kahit sino siguro gustong-gusto magkaroon or mag-upgrade sa bisikleta ng ginagamit or mag-level up ng trail biking. Si Brasco Machete natin na ginagamit sa pagtitrail ay kailangan na munang natin ipahinga dahil subukan natin yung bagong bisikleta natin. So yung mga pag-uusapan natin ngayon dito sa taas ng Gugate Quarry. So di ko napapatagalin pa, at ito yung sinasabi ko rin yung good news. Gusto kong pakilala sa inyo yung bagong mukha ng ating bisikleta. Yan, so far wala pa siyang pangalan. Ito yan siya. Ayun, makita nyo yung mga bagong magiging kasama natin sa pag-trail, kasama natin sa adventure natin. Ito siya, si Comincial Super Velos. Hindi ko sure kung anong tamang bigkas kasi may naririnig din akong Comincial, meron din Comincial. Pakicomment nyo na lang sa baba kung ano talaga ang tamang pagbigkas ng brand ng bike na to. So ayan, actually si Brasco Machete pa rin to. Yung frame lang yung bago rito, tsaka yung fork, tsaka yung siguro yung ibang malilit na component yan, kagaya ng rotor na yan, yan bago yan. Kaya ako sinabi na papahingain muna natin si Brasco Machete dahil nga nakakuha tayo ng bagong frame na pulsos pag nagtitrail ka tapos hardtail yung gamit mo. So ito yung parang magiging pangarap mo, yung magkaroon ng pulsos na bisikleta. Gustong gusto ko rin to, pero kumbaga parang hindi ko naman talaga pinipilit na makakuha kasi siguro alam naman natin lahat, lalo na sa panahon ngayon, na sobrang mahal ng bisikleta. So how much more pag mga pulsos pa, grabe kamahal. So wala tayong pambili, hindi tayo maka-afford na bumili nun. Pero yung nangyari kasi rito, kung ba't ako nagkaroon nito, nakita ko lang to sa isang tropa. Yun nga, binenta yung frame kasama yung fork. Old model rin yata to, spring daw to, hindi siya air. Fox 36 na 26er, kasyang-kasya yung 27.5 na gulong at 2.3. yung dating setup nito is 2.3 din, tapos sa 27.5, tapos meron siyang travel na 180. So kinuha ko na yung frame saka yung fork, at sinama niya na sa akin yan, libre lang yan yung hubs. Sinama niya na rin yung seat post dahil yung dating dropper post natin hindi natin magagamit dito, yung dropper post ni Brasco Machete, dahil magkaiba ng sukat. So kailangan pa natin ng spacer para magkasya yung dropper post. Pero for the meantime, ito na muna yung gagamitin natin, yung binigay niya ring seat post. Yung the rest na component galing kay Brasco Machete yan, yung wheel set, yung cockpit, handlebar, stem, grip, galing lahat kay Brasco Machete yan. Yung upuan natin yan, nabigay pa sa atin ng tropa si Spix, basta si tropang Carillo, kasama ko rin minsan sa pagtitrail. Yung brake set galing din kay Brasco yan, the same pa rin yan. Siguro hindi ko nasasabihin sa inyo yung mga specification yan, panoorin nyo na lang yung vlog ko about doon sa bike check, bike review ko kay Brasco Machete, dahil ito din yun yung mga component niya. So yung bago lang rito, yung frame, Comincial na Super Velos model 2016 yata, not sure, pero sabi nung nabilang ko 2016 pa daw to, at 27.5
medium full suction, kasama na rin yung suspension dito sa likuran, Fox Float, sinaman rin yan, isang set na rin siya nung binigay sa akin. Yung bago lang dito, ito yung rotor. Yung dati kasi 160 lang yun, so hindi makasya dahil magkaiba nga ng frame. Ito medyo mataas yung paglalagyan, so kailangan ng 180. Anong brand yan? Yan, Strider. Ayan yung nabili natin dahil wala nang available sa shop na pinagawa natin. Yung hub sa hulihan, yun, Speedbone Soldier, yung dati kay boss ko. Masyadong maliit kasi yung soldier, tapos masyadong malaki kung fork natin. Layo ng agwat, at buti na lang binigay sa atin yung lumang hub, which is ito yung ginagamit natin sa ngayon. So ito yung bagong update sa atin ngayon. Si Commercial Minkal na muna yung makikita nyo kasama ko sa mga susunod kong mga vlog, susunod natin mga trail. So ngayon, papahinga ko lang muna si Rosco Machete, pero wala akong planong mabenta yon. Meron pa naman siyang niruan ng frame niya, saka yung fork. Pag-ipunan na lang natin yon dahil kailangan pa natin si Rosco. Kailangan natin na magkaroon ng hardtail na pwede rin natin magamit sa trail. Kita nyo naman, tested na yung tikas ni Ambrosco Machete kahit hardtail lang siya. Lahat ng video ko, lahat ng vlog, lahat ng trail na napuntahan ko, mapateknikal man, light trail, kahit ano, na survive niya naman. So, hindi ko siya bibitawan. Subukan din natin gumamit ng full sauce. Alam ko medyo ibang iba yung full sauce. Sabi ng mga kaibigan kong matagal nang nagbabike, iba rin yung feel. Yun yung didiscover natin kung anong pinagkaiba ng full sauce sa hardtail. Big shout out pala. Ito ko lang ang pasalamat sa akin, Santa Claus. Santa Claus, naniniwala na ako sa'yo. Maraming salamat sa asawa ko. Yun, regalo niya sa akin to. Dahil wala naman akong perang pambili, siya yung bumili nito para sa akin. Kaya maraming salamat sa suporta. Sa shoutout din nga pala din kay Franz Malaga ng Kamalig Kapihan, Trapeche Uton. Maraming salamat sa frame at fork na binigay mo sa akin, na kumbaga parang presyong kaibigan, hindi siya mahal. Tapos shoutout kay Bimbo ng Alex Bike Cafe, na siya yung nag-symbol nito. Siya din yung dinadalang ko ng bike ko pag nasisira. Yung tropa rin, mahilig din sa trail. So shoutout din kay kay Juju Yunsai, saka kay Bong Solomon, yung bigay ng mga advice about sa pagbili ng bisikleta. At sila din yung lagi kong nakakasama sa mga trail ko. Kaya shoutout sa inyo. At sa Team Cinderellas din pala, yun, Cinderellas crew, sa kanilang Master Cinderellas, kay Sir Val Dignadisi, shout out. Maraming salamat sa pagkasama sa akin or pag welcome sa akin sa grupo nyo sa pagti-trail. Hopefully marami pa kayong trail na pwede akong makasama, kasi parang sa grupo kasi na to, sa Cinderellas ko nakita yung sarili ko about sa pagti-trail biking. Parang sa kanila ako masyadong nag-enjoy yung grupo na to, dahil siguro isa lang yung hilig namin, yun nga yung trail. Ganun din sa team Kurit, mga tropa natin, mga tinitingala natin yan sa pag-trail. Sinasama din ako nila pag kakaroon sila ng mga ride. Kakapunta tayo sa mga medyo matechnical, medyo high level ng pag-trail. For example, na dyan yung Rabina, yun, yan sila yung sama sa akin doon kahit na naka-hardtail lang ako. Kaya malaking shout out kay Sir Romer Babas, kay Jason Dinib, yun. Baka next time, next ride nyo, maka-join nyo ulit. At maraming salamat din pala, shout out din pala sa mga followers, sa mga sumusunod, sa mga subscribers, sa mga nanonood, mga friends sa pagbabike, sa mga Facebook bikers group. Shout out sa inyo lahat para ma-post yung mga videos natin, yung mga vlog ko sa inyong Facebook group. Laking tulong yon para makapag-share ako ng aking bike experience, trail experience sa iba. So shout out sa lahat, at of course sa lahat ng subscribers, shout out. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil medyo madami-dami na rin tayo. Malaki na rin yung community natin. Shout out sa inyo at maraming salamat.
At hanggang dito na lang, dito ko lang tatapusin yung vlog natin ngayong araw na to. Bike check sa bagong bike, sa bagong magiging kasama ko sa pagti-trail. Abangan nyo na lang mga susunod na mga trail, susunod na mga vlog. Ito nga pala si Black Adema, bagong bisikleta, Planet Balingin. See you on the trail, see you sa next vlog. Peace out.